Today, I'm Carlo Luis Rito, student of Trimex College's BSIT, and this video will be presenting our finals on CC4 together with my all-time groupmate Lester Neil Fong. So, for the head start, I'm going to show you the final requirement on our CC4. But first of all, if you are wondering, CC4 is just our subject code. Basically, it's just data structures and algorithms. So yeah. So we created our project using the VS Code. It is a powerful IDE. I highly recommend it. It will help you to code faster, cleaner, in a pleasing environment. And it supports almost every programming language out there. So check it out. So bago namin i-discuss yung program namin, ito nga pala muna yung final requirements na binigay sa amin ng professor namin na gumawa ng program with the following criteria and layout. So may kita na may main menu, sorting, at sa loob nun may bubble sort or selection sort, 2 binary tree traversal, na pwede siyang pwedeng mamili siguro yung user na pre-order, post-order, or in-order. Then, if number 3 naman ang in-input, mapupunta siya sa queue. Then, 4, stacks. 5, about, which is the names lang naman namin. Then, 6 is exit. So, may kita dito sa sample flow na kapag pinili ng user yung bubble sorting, makakapag-enter siya ng value, for example, na 5, 3, 1, 6, 7. Then, kapag na in-enter niya, ang lalabas na output is yung sorted na array. So, una nga namin ginawa muna dito is yung mga print statements, itong main menu, itong mga to, kasi ito nga yung pinakamadaling gawin. So, ginawa namin yung project na to sa Java, sa IDE na VS Code. So, una namin ginawa dito is gumawa muna kami ng folder, which is finals CC4, para maging maayos yung mga gagawin namin program. Then, meron kami ditong main folder. Ito, magmumuna pansinin yan. Then, sa main folder, gumawa kami dito ng unang-una. Ito, huwag nyo muna pansinin yung ibang files dyan. Ang una namin ginawa is itong finals.java. So, kapag binuksan natin yan dito sa VS Code, ito siya. So, ito nga yung una namin ginawa. Siyempre, gumawa muna kami ng public class finals. Then, yung main method, which is ayan, public void, public static void main. By convention, ganyan ang code natin sa Java. Then, itong scanner moment. So, ito nga yung mga print statements namin. So, sa main menu, nilagyan ko siya ng dash n para may space siya sa taas para maayos yung makita kapag ni-run. So, for example, kapag try natin siyang i-run. Then, ayan, may kita natin na may space siya dahil sa dash n. So, nilagyan ko siya ng dash t para magkaroon siya ng tab para makita ng user na nakapaloob sa sorting, meron tayong bubble sort, pwedeng meron tayong selection sort. Then sa binary tree din, nilagyan ko siya ng dash t para may tab para makita ng gagamit na sa binary tree traversal, maaari siya mag pre-order, post-order, or in-order. Then sa stacks, print lang yan kasi wala, ano lang siya. Isang type lang naman siya. Then 5 about print 6 exit. Ang sumunod na ginawa namin ay gumawa kami ng pang-scan ng choices kung ano ang pipili ng user. Halimbawa, kung gusto niya sa sorting, number 1, 2 binary 3, 3 queue, 4 stacks, 5 about 6 exit. Pero gagawa muna tayo ng scanner. Para gawin 'yon, gagawa tayo ng pang-scan. Parang scanf sa C. Pero sa Java, scanner yung ginagamit natin. So, uncomment natin ito.
Para gawin yun, tatawagin natin itong scanner. Then, scanner name. Then, by convention, new scanner system.in. So, i-import natin yung scanner class. So, makikita nyo na natatawag na natin yung scanner class. So, kapag kinotrol click ko yan, ayan, mapupunta tayo sa scanner class. So, accessible na yung scanner natin. Pwede natin siya i-close. So, ayan. Never mind yung muna itong naka-error na to kasi di pa natin kasi siya ginagamit. So, para magamit siya, ito na, gagawa tayo ng print statement na choice. Print lang para hindi siya mag-new line. Katulad na ito. Nag-new line kasi siya kapag may ln. So, kapag print, dire-diretso lang siya. Then, para kag-gumawa ng scanner, magde-declare tayo ng int. Then, int data type na may pangalan na num. I-store natin yung choice sa int num variable. Then scanner, which is yung name natin na ginawa dito, dot next int. Next int kasi int yung data type natin sa num. So, ganun lang siya. So, first, if num1 kasi yun yung ginamit natin na name dyan. Then, buksan natin tong brace sa num, sa if statement natin para hindi magulo. If num1, pinili ng user is 1, mapupunta siya sa bubble sort, which is ito. Uncomment na natin. So, naisip ko gumawa pa ng isang scanner para makapili pa user kung bubble sort or selection sort. So, gumawa pa ako ng isa pang scanner, which is sort, na mag-read if sort is equals to 1, pupunta siya sa bubble sort. Uncomment ko lang. Then, if sort is equals to 2, pupunta siya sa selection sort. Then, uncomment natin para maayos. Ayan. So, try natin siya i-run para makita natin kung nasa na tayo sa pagkakod. At para makita din yung errors. Then, 1. Then, ayan. Nandito na tayo sa scanner. Meron na tayong choice if bubble sort and selection sorts. So, may patutunguha, may guide na user kung ano yung preferred niya. So, proceed na tayo sa bubble sort, which is ito sa 1. So, dito sa bubble sort, unang line na mag-run is itong print line bubble sort para may idea user na nasa bubble sort na siya. Then, next line is enter the length of array, which is to scan kung ano size ng array yung gusto ng user na i-order into ascending. The next line is gumawa kami ng isort class by naming it BS. Then, ayan, gumawa kami ng, tinawag namin yung isort na class na ginawa namin para mas luminis yung code namin. Kung may kita nyo, siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 10 lines of code lang to sa bubble sort. Then, maayos siya tignan. Dahil nandito lahat ng code namin sa bubble sort. So, dito, nag-declare kami ng scanner para sa array length. Para hindi lang siya limited sa 5. Kasi sa example ni sir, 5 lang yung nakikita natin doon. Pero naisip ko na mas maganda siguro na maging flexible yung kayang gawin ng user. Hindi lang sa limited sa 5, hindi lang sa 4. Pwede siyang maging 100, pwede siyang mag-sort ng 100 elements sa array, ganun. So, kapag nirun natin yan, testing natin yung bubble sort. Ayan, pwede siya makaread ng array. Dahil dito. Ayan, gumawa tayo ng, nag-declare tayo ng array, which is n. Then, ang pangalan ng array is myr. Kapag nilagay natin 3,
ito yung susunod, dito siya susunod na mag-run sa input length. So, na-read niya na 3 yung nilagay natin. Then, enter 3 integers, which is ito. Dahil yun yung kasunod na itong class na itong ginawa natin. Then, next niyan is yung array scan na class, ay, na method. So, public void array scanner ang ginamit kasi para pantawag yan. Dahil, for example, tanggalin natin yan. Ayan. Dahil void method yung ginamit natin, natatawag natin siya gamit sa BS dot. Dahil ginawa nga natin tong isort BS pantawag. So, kapag inipe natin BS dot, lalabas lahat ng mga methods na ginawa natin dito sa isort.java. Pwede tayo mag-wabble sort, array scanner, input length, and so on. Mga ginawa nating methods. So, kapag that array scanner, mariread yung in-input natin length. Input natin integers. Then try natin mag-input na ng integers. 4, 1, 5. So, nandito pa lang tayo. So, 4, 1, 5, enter. Ayan siya. So, ang nilagay natin, 3. So, ang pwede natin ilagay sa array scanner is up to 3 lang. Kasi kapag tinry natin yung sobrahan, try natin sobrahan. Kasi less than n lang eh. Ibig sabihin, bawal siya lumagpas sa 3. Then, try natin siya ilagpas sa 3. 3, 2, 1, 5. Ayan, hanggang hindi na niya na run yung 5 kasi up to less than 3 lang tayo. So, false na itong dulo. Hindi niya na-scan yan. So, ganun. Then, my R kasi inyong array name. Then, I, which is the name of the nilagay natin dito sa I. Then, scanner.nextInt. Then, proceed na siya sa code natin sa bubble sort, which is ito. Kasunod ng array scanner is itong bs.bubblesort na may code na ganyan. Kung nagtataka kayo, paano ko nilalabas yun? Sa extension yun ng VS Code. Kaya, marirecommend ko talaga itong VS Code sa mga new programmers o developers na katulad ko. Kasi, mamadali siyang gamitin at powerful talaga IDE. Kaya kapag kinlik ko yan, ayan, may shortcut, diba? Madali lang. Then, ito na nga yung code namin sa bubble sort. Kaya na-sorted na siya. Yung 3, 2, 1, 5. Naging 1, 2, 3. So, ito. Pakita ko yung code. So, dito nga sa bubble sort namin, meron kami dalawang for loop or nested for loop. Itong unang for loop na to para sa number of passes siya. Then, itong pangalawang for loop is sa comparison ng number sa bawat pass. Then, itong code naman na to, ito na yung comparison. If yung my array of j is greater than my array of j plus 1, which is index of 1, then ito 0. Kapag less than, mangyayari itong swapping. Itong swapping na to after nyan, mag-update yung flag, which is yung flag variable na 0. Itong flag variable, para lang siyang checker. So, kapag nag-proceed siya sa if, pag nag-true to, mag-update yung value ng flag, then if flag is equals to 0, break, hindi pa naman siya 0, kaya tuloy pa rin yung code. And meron tayong ganyan para kapag hindi nag-proceed dito yung code, nyari, hindi siya nag-proceed dyan, 0 pa rin siya. Then nakakita na itong if statement na flag is equals to 0 pa rin, mag-break na yung code. Parang makaka-save siya ng time. Kasi kapag wala yan, may mga unnecessary looping pa na mangyayari. Kaya mas maganda tong modified na code na to. So, ayan. So, itong ang code na to is para sa swapping. Itong swapping na to, kapares lang siya ng sa selection sort. By convention, ganyan yung yung code na sa swapping. Na ang nangyayari, mag-detector tayo ng temp variable na equal sa array of j. Gagawa tayo ng temp variable, which is integer, then is equals to my r of j, which is 0. Then yung my r of j is
pag-update magiging myr of j plus 1. Then yung myr of j plus 1 mas is magiging equal sa step variable. Para ma-update lang yung ano, swapping talaga yung nangyayari. Yung j naging j plus 1. Ganun siya. So, after nyan, after swapping, ma-update yung flag. So, itong checker nga, kapag walang swapping nangyari sa code, ibig sabihin, sorted na yung array. So, kapag sorted na yung array, hindi mag-update yung flag. So, zero pa rin siya. Dahil sorted na, makakasave siya ng time, hindi na siya mag-loop pa ng mga unnecessary looping, mag-break na siya, matatapos na yung for loop. So, ganun yung kalagahan ng flag variable na to, or checker. So, balikan natin yung code sa bubble sort. So, una, gumawa tayo ng print statement para ma-guide yung user na nasa bubble sorting na siya. Then, next, after nun, mag-print yung enter the length of array para makapag-scan ng array. Then, gumawa kami ng isort plus. Then, after nun, mag-proceed siya sa scanner ng array. Then, next is, mag-print tong enter the n, which is yung number of elements in the array, yung in-input. Para may guide din yung user kung alin yung pwede niyang i-input. Then, next is the array scanner. Ito na, dito na siya pupunta para maka-proceed sa bubble sort algorithm natin. Para makapag-sort na siya into ascending order. Then, so ito na nga yung code natin sa bubble sort. Proceed na tayo sa sunod nating sorting na requirement, which is selection sort. So, uncomment na natin yan. And save. So, try natin siyang i-run. One, then two. Suppose 3 is the length of the array, then integers 5, 1, and 3. So, ayan, 1, 3, 5. So, itong selection sort, ang pinakaiba niya lang sa code dito is itong selection sort algorithm. Itong mga nasa taas na to, parehas lang siya na ito. So, kapag pinuntahan natin yan, ayun yung code niya. Meron ulit tayo dito ng dalawang for loop, which is nested for loop. Then, yung unang for loop is for the number of passes. Then, yung pangalawang for loop, ito yung mga numbers yung sa array, katulad ng nasa bubble sort. Then, ito, after nyan, i-initialize natin na ang minimum value is yung i. Then, after nyan, dito na tayo sa magde-declare ulit tayo ng isa pang variable, which is j, na may value na i plus 1, which is yung katabi ng array na i. Kasi 0 yung index niya eh. Kaya yung j, i plus 1, nasa tabi siya ng i. Dito mangyayari yung sorting. Kaya dito sa if statement, ang comparison, my r of j, if my r of j is less than my array of i min, mag-update yung minimum value, magiging si j na, which is i plus 1. Kung true to. Then, after ng code na yan, mag-read to, if minimum value is equal pa rin, is not equals to i, which is ito, kapag na-update ang value na to, ibig sabihin, true ito, may mangyayaring swapping. So, ganun lang yung selection sort. So, proceed na tayo sa binary tree traversal. So, gagamitin natin ulit itong ginawa nating num variable sa if statement. Lagay natin siya if num to proceed siya sa binary tree traversal. So, uncomment natin curly bracket natin dyan. And ito din. So, kapag pinili ng user yung binary tree traversal, ang unang mag-run ay makapili siya ng type of tree of traversal dahil nga sa given sa requirement ni sir.
meron nakapaloob na pre-order, post-order, tsaka in-order. Yung parang sa ganito. Ayan, pre-order, post-order, in-order. So kapag, kunyari, pinili ng user 2, maaari pa siyang pumili ng type of traversal dahil gumapa ako dito ng isa pang scanner na may pangalan na 3Choice. Then, scanner next in. Then, pag-try natin siya i-run para makita natin yung smayos. So, ayan. Dutin natin to. And may scanner pa siya. So, makakapili pa user kung pre-order, post-order, or in-order yung gusto niya. Then, next. So, ito. So, ito nga yung example 3 na gagawin natin. So, ang type na 3 na ginamit namin is complete binary 3 na every level complete yung value niya. So, hindi pwedeng yung complete binary 3 walang value dito. Kailangan complete siya every level. So, sa example namin, meron kaming 3 levels na may value yung lahat, which is complete binary 3. Then, after nyan, gumawa kami ng isa pang class parang dito sa isort.java namin. So, sa binary 3, punta tayo sa binary 3 class. Ito. So, ginawa nga namin sa bawat requirements na binigay sa amin ni sir, gumawa ng class bawat isa. So, sa sort, meron tayong isang class. So, sa binary 3, may class din tayo para maging maayos yung code natin. So, proceed tayo sa class na binary 3. So, sa binary 3, ang unang ginawa namin dito is nag-declare kami ng lagayan ng data, then pointer, left and right. Kasi sa 3, dalawa lang naman yung patutunguhan niya, left and right. Ganun. Kasi sa binary 3, by definition, it can have 2 at most children. By left and right lang din yung direction niya. So, para gumawa ng direction, ganito yung gagawin natin. Gumawa ako dito ng class na node na may data na int data type. Then, node na may left and right. Ito yung pointer natin. Then, gumawa ako ng constructor. Sa paggawa ng constructor, kapares lang siya ng pangalan ng class. So, dito, node din yung gagamitin natin. Then, sa node nun, gagawa lang ng parameter. Int data type. Then, kung ano yung gusto mong pangalan para ma-declare mo yung data sa key. So, itong constructor na to, pwede, itong node na to, pwede mo na siyang tawagin dun sa main file dito sa ano natin, sa main, sa runner file natin. Then, next, ito na sa binary 3 class. So, ang unang line dito sa public class binary 3, nag-declare tayo ng root. Then, naggawa ako ng method para sa post order, in order, at pre-order, which is yung sa requirements ni sir. Sa post order, ang ulang line na magko-code is if statements. Ang if statement dito, kapag node ay equals to null, mag-return lang siya. So, kapag nandito na yung line of code, pag nakita niya na ang node ay kunyari, punta na siya sa left, may kita niya na walang value, mag-return lang siya. So, null yung babalik niya. Then, sa post-order, ang traverse niya is left-right root. So, para makapag-traverse tayo sa pamamagitan ng post-order, tinawag natin tong node. Kasi usually, sa parameter na to, data type yung nilalagay natin. Like, integer, ganyan, ganyan. Pero ang ginamit dito, node, para makapag-declare tayo na node. Then, pinangalanan natin siya na node. So, ma-access na natin yung node class by typing node. So, if node is equals to null, return lang siya sa return value lang. Parang kapag nakita na wala nang matatraverse ng tong 4, yung parang ito na yung pinaka-left, mag-return lang siya na value, which is wala. Return lang. Then, after nun, para makapag-traverse siya sa left, gagamitin natin node dot then left. Tapos, para makapag-traverse naman siya sa right, node dot right. Then, kapag sa print statements na,
type lang to node.data. Yung mga data na pinass in dito sa main method, which is ito. Sa pamamagitan na ng ganyan, makakapag-declare na tayo ng 3. Dahil nga dito sa constructor na ginawa natin. Int data type. So, number lang yung pwede. Kung gusto na naman na string, pwede yung nag-doing string yan. Pero para mas maganda kasi makita natin, int yung ginagamit natin data type. Then, spacing lang din yung pagitan. Then, sa in order, ganun lang din yung ginawa. Pero, yung pag-traverse natin, iba. Kasi sa in order, di ba? Yung traverse natin is left, root, and right. So, ganun lang siya. Then, sa pre-order naman, ang pag-traverse natin is root, left, right. So, ganun lang yung mga yung pagkakaiba nila. So, ang pinagkatulad lang talaga nila dito is yung node dito, then yung constructor. Ang nagkakaiba na lang is yung mga pointer. Kung ano yung unang itatraverse o ipiprint na data. So, kapag tinry natin i-run na tong code natin, tatanggalin na natin tong if statements. So, dito, gumawa ko dito ng tatlong if statements base sa pipiliin ng user dito sa tree choice. Kapag 1, so try natin siya i-run. Java. Pagpunta tayo sa 3, sa 2, try natin yung 1. So, ito yung sinasabi ko. May if statements pa siya sa loob after sa pag-pick ng binary tree traversal. Dito na siya sa tatlong types of traversal. Unahin natin yung pre-order. So, ayan. Nag-traversal siya into pre-order type. So, try natin siyang i-locate. So, one yung pinili natin, nag-traverse ito sa pre-order. So, pre-order is root, left, right. So, 1, 2, 4, then 5, 3, 6, 7. So, tama yung output natin sa pre-order. Pero try naman natin sa susunod na post-order. Then, so sa post-order, ang format is left, right, root. So, tignan natin kung tama yung output natin na 4, 5, 2, 6, 7, 3, 1. So, dapat 4, 5, 2, 6, 7, 3, 1. So, tama din yung output natin sa post-order. Then, lastly, isa in order, which is left, root, right. Try natin kung tama. Then, 3. So, 4, 2, 5, 1, 6, 3, 7. So, makikita natin dito na tama din yung output ng in-order traversal natin. So, paano nga natin to na-access sa pamamagitan ng binary tree class? Ayan, ito. Pinangalanan natin siya ng tree. Then, in-access natin yung root node data type. Then, ginamit natin constructor, which is ito, na may parameter na integer. Kaya kailangan number yung gagamitin natin. Then, para makapaggawa ng tree, ginamit na natin yung pointer na ginawa natin sa node class. Then, node 2, nasa left side siya ng 1. Then, node root right, which is the right naman ng root. Yan, root and right. Kaya, kapag 3 nilagay natin, 3 yung lalagay natin dyan. Then, after nun, kapag 3.root.left, sa left na siya ng 2. Kasi siya na yung unang left eh. Kaya, kapag dinagdaga pa ng left, pinaka left side na siya ng 4. Then, pwede ka pa magdagdag dyan kung gusto mo. Hindi lang naman complete binary tree yung nagana dito. Ito lang yung ginawa ko example na para makita lang na gusto ko ipakita. Then sa 3.root.right, 5 na kasi left-right pala. Kasi kapag ka left, yung pointer right, maririd niya na nandito siya sa banda dyan. So ganun lang gumawa ng 3 dito. Sa pamamagitan ng paggawa ng class, mas
malinis yung code, tsaka mas madali maintindihan. Ganun. Then sa pag-print, ganito lang din, tatawagin niya yung, gamitin natin 3 na pinangalan natin dito sa class, then that pre-order method, then may parameter siya na 3.root. I-access natin yung root node na ginawa natin. So, ganun lang din sa post-order and in-order. So, ito nga i-report ko sa final requirements namin, which is number 1, sorting and binary tree. Then, yung 3 and 4, i-explain naman ni Lester Nilfong, which is itong 3 for queue and 4 for stacks. Na gagawa siya ng isa pang if statement, dalawa pa lang if statements para sa num equals to 3 and num is equals to 4 para makapag-access na rin yung user sa queue and stacks. So, syempre, may coding yan about sa queue and about sa stacks. Then, yung about namin is, syempre, basic lang yan. Names lang ng mga developers. Then, 6 is for exit. So, stay tuned. Hi guys, it's Lester again. Welcome to my explanation on how I did the queue and stacks program using Java. So yeah, let's get into it. First, let's talk about queue. A queue is a collection of entities that are maintained in a sequence and can be modified by the addition of entities at one end of the sequence and the removal of entities from the other end of the sequence. The basic concept of queue is what we call FIFO, means first in and first out. Think about people falling in line to buy a food. The first person in the line will get the chance to buy a food. Then, we'll be the first one to get out of the store. That's just how queue works. So now, I'm gonna show you our program. What's up sa inyo, mga keyboard warriors? Welcome to our program. Ngayon, pupunta tayo sa queue at ipapakita natin ang output na sa likod ng code na ginawa namin. At kung na-meet ba namin yung inaasahan naming output, which is, kapag nag-input ka ng data, tapos nag-input ka ulit ng data, hanggang makabuo ka na ng isang array, and kapag nag-remove ka ng data, ang unang mawawala is yung una mong in-input na data. Kasi nga, di ba, napag-usapan na natin kanina na ang rule sa queue is first in, first out. Meaning, ang first na in-input mo ay first din mare-remove kapag nag-de-queue pa. So, let's see if we make it work. Makikita naman natin dito ang main menu. At kapag kinlik natin ng 3, mapupunta tayo sa main menu ng queue. Welcome to queue. Enter the size of the queue. Meaning, kung ano ang size ng array na gusto mo. So, sabihin na natin 4. And queue meaning, we can input the data, the queue means, we can remove the data, show elements, if you want to see the elements that you've been inputted, and exit. You know what exit means. Let's go to queue. And queue. Add queue. Here, you can put the data that you wanted. Let's say 22. Makikita natin dito na ang queue elements is 22. And the added elements is 22. Meaning, na-input natin yung 22 na gusto nating i-enqueue. Do you want to continue? Yes. Let's go to enqueue again. And mag-input naman tayo ng ibang data, 70. So, makikita natin dito na ang queue elements na ay 22 and 17. Yung kanina nating in-input na 22 ay nandyan pa rin. And
nadagdag natin yung 17. You want to continue? Yes. Sabihin natin mag-NQ ulit tayo ng isa pa. 24. Yan, nakapag-NQ tayo. And ang NQ elements na is 22, 17, 24. Yes. NQ again. Sabihin natin 12. Yan. Ang size lang ng array na nilagay natin is 4. So meaning, we're full. 22, 17, 24, and 12. So if we NQ again, alam niya na full na ang queue natin. So it's time to dequeue. Dequeue is removing an element. Removed element is 22. Because it is the first data that we inputted. Kasi nga, na-meet natin yung rule na first in, first out. First data that we've inputted is 22. And kapag nag-remove tayo, ayun, 22 ang na-remove. So, ang queue elements na lang natin is 17, 24, and 12. Mag-dequeue lang tayo na mag-dequeue. 17 naman ngayon. 24 for the last one, the 12th data. Here makikita natin na ang size ay 0 and wala nang elements. So kapag nag-dequeue pa ulit tayo nang wala nang elements, ito ang lalabas. The queue is empty. Wala ka namang mare-remove kasi nga wala ka namang elements. Pag pinindot natin ang show elements, wala kang makita. Here, maglagay tayo ng elements. Nag-input na ako ng elements, so kapag sino elements natin, makikita natin ang lahat ng in-input natin to check. Here, 23, 54, 22. So, if we click continue and then we exit, ayun ang you want to continue? No. Thanks for using our queue. So, welcome to our code sa likod ng program na pinakita ko sa inyo kanina. Gumawa ako ng if statement. So, if ang user ay nag-type ng integer na pinili niya yung 3, mapupunta siya sa main menu ng queue. So, nag-system out print ako dito na welcome to queue upang magkaroon ng kahit papano ng approaching ng program between the user and the program. And nag-system out print ako upang may type ng user dito kung ilang gusto niyang size ng array. Kung ano yung may ita-type dito ng user, may iscan ng class na ginawa ko, which is IQ, Q, pinangalan ko sa class ko, and new IQ. Meaning, itong class ko ay may scanner. Kung ano ang tinype ng user na integer, may iscan at mapupunta sa variable name na Q. Mapupunta muna siya sa N, and nilagay ko siya sa array. Ito, meaning, isa siyang array. And, pinangalan ko sa array type ng integer na tinype ng user is Q. So, meaning, kung ano itinype ng user dito, mapupunta siya sa variable na to. And ito. Ito, integer type, and this is the array type of the data that the user inputted. Here, naggumawa ako ng dual loop para magkaroon ng chance ang user na gamitin pa rin ang program kahit na nakapag-NQ na siya or nakapag-dequeue na siya or nakapag-show elements na siya. Nag-system out print lang ako dito upang, kumbaga ito ang interface, user interface.
para magkaroon ng chance yung user na makapamili kung ano ang gusto niyang gawin sa program. Here in queue, the queue, show elements, and exit options. Existing outprint din ako ng you can add elements or in queue up to plus queue.end, meaning yung queue is yung pangalan ng class and that and end is yung pangalan ng integer na tinype ng user na na-scan ng code na to, scanner.next_in. Na pangalan, ang variable name ng tinype ng user is end. Kaya lalabas dyan is kung ano ang tinype ng user, lalabas dito. Here, gumawa ako ng switch case, which is the first case is gumawa ako ng if-else statement. If not queue is full, so maglalabas ng system out print here to para magkaroon ng linya na bakante dun sa program, and system out print add queue. Ilalagay ng user ang gusto niyang data na i-input. Then here in queue.addQueue, kapag may nakita kayong queue.queue, meaning nasa class yung code nito. And kapag kinontrol click natin itong addQueue, mapupunta tayo dun sa class, which is data is equals to scanner.nextin, meaning may scan niya yung in-input mo ditong data, and queue parenthesis where is equals to data, meaning yung data na tinype ni user is ma-identify ng program na where siya, meaning sa likod siya nang galing. So ang mangyayari, ang size is equals to 1 plus 1 upang magkaroon pa ng chance na makapag-input ang user hanggat hindi pa niya nami-meet yung capacity ng queue. System out print added, meaning dito ma-i-scan ng user yung tinype mong data. System out print is queue.scan data, meaning nakita mo na naman yung queue, meaning nanggaling na naman yung code doon sa class na ginawa natin. If we control click the scan data, mapupunta tayo sa function na ginawa natin, which is public in scan data is equals return data, meaning kung ano yung data na in-input mo, i-re-return niya if tinawag mo siya. So here's a way to call the function queue.scanData. queue.showElements. Nakakita ka na naman ng queue, so meaning ng may function sa likod ng code nito, showElements. If we control click the showElements, mapupunta tayo sa function. Nagawa ako dito ng isang system out print kung saan queueElements ang nilagay kong string. Dito makikita natin na gumawa ako ng for loop upang ma-print yung tamang arrangement ng data na nilagay natin. Here, makikita natin ang else statement. Kapag puno na siya, ang lalabas lang sa program ang nilagay kong string na the queue is full. Don't forget to use break every time na tapos na ang code ng isang case nyo. So, mapupunta na tayo sa case 2 if we click the queue. Case 2, if not queue is empty, so meaning kulang siya or walang laman ang queue mo. If meron naman, ito ang lalabas sa iyong code kasi nga not is empty. System out print remove element plus queue.frontNum. Queue meaning nas meron na naman tayong function na ginawa at nilagay natin siya sa class. Control click ng frontNum at mapupunta tayo sa function na ginawa natin. Simple lang siya, return.queue is equals to front. Itong front ay itong integer
or variable na ginawa natin. Nade-detect nito ang front na ang front sa queue natin, which is yung una nating data na in-input. If na-detect na niya ang unang data na in-input natin, pwede na nating tawagin ang isang function upang ma-remove ang queue. Queue means may class ulit, and remove queue meaning may function na naman tayong ginawa. Remove queue. Int data, which is the queue front, or yung unang data na in-input mo, is equals to front is equals to front plus 1, meaning nagdagdag ka. Front is equals to front plus 1, nagdagdag ka ng isa upang may chance pa ang user na makapag-input pa ulit ng data. So, size is equals to size minus 1. Dito na tayo magbabawas, meaning na-remove na natin yung first data that we inputted. Then, return data. Tinawag natin ng function ng show elements, which is yung ginawa din natin dun sa case 1 upang makakita natin yung arrangement and yung elements na mga in-input natin or ng user. System out print in size is equals to queue.got_size. Here gumawa tayo ng string na nagpapakita ng ipapakita dito kung ano yung function na nagsasabi nito. Here sa function ng got size, i-return lang nito yung size na ginawa ko variable. As if the queue is empty, the program will show the queue is empty, this string, the system out print. So wag nating kakalimutan na mag-break tayo every time tapos na tayo sa isang case. Sa case 3, simple lang ang ginawa natin. If queue is not empty, system out print size is the queue that got size. Para lang din siyang dito, ipapakita natin kung ano yung size na in-input ng user. Queue that show elements. Katulad lang din dito, i-show niya yung elements na in-input ng user. System out print para magkaroon ng line or break sa interface ng program. Else, kapag hindi naman siya puno, meaning the queue is empty. Kung malalaman natin na empty ang queue kapag wala ka namang in-input or wala nang natitirang elements sa iyong queue, tapos nag-show elements ka, so ito yung lalabas doon sa program. Huwag kalimutan ng break. Case 0. So, ito yung exit. If you type 0, so mapupunta ka sa exit here. Exit. Then, system out print, ang lalabas sa kanya is goodbye. So, ayun na yung pinaka code na nangyari sa likod ng program. And, itong mga ito ay meaning, system out print ay maglalabas ng invalid choice kapag wala sa main menu ang itinype mong input. Do you want to continue? Ito yung lalabas every time na matatapos ka na sa pinili mo. For example, nag-NQ ka. Lalabas itong do you want to continue? If gusto mo pang mag-continue or mag-NQ ka pa or mag-show elements ka. Or kung gusto mo pang gamitin yung program. So, queue.returnTransact, ginamit mo lang siya for transaction. May i-scan niya yung character na itinype ng user. If n, ibig sabihin nun, no. Mapupunta na siya sa thanks for using the queue. So, that's it for queue. And now that we're done with queue, let's talk about stuff. What is stack in data structures? Stack is a linear data structure which follows a particular order in which the operations are performed. The order may be LIFO, meaning
last in, first out, or philo, meaning first in, last out. Paano ba natin magagamit ang stocks sa totoong buhay? Ito ang mga halimbawa. Stocks can be used for expression evaluation. Stocks can be used to check parentheses matching in an expression. Stocks can be used for conversion from one form of expression to another. Stocks can be used for memory management. And now, we're here again sa aming program kung saan pwede kang mamili ng sort, binary tree traversal, queuing, or stocks. And syempre, ang topic ngayon natin ay stocks. So, we will choose stocks, which is, we will input the number 4. And now, ayan, nandiyan na tayo sa main menu ng stocks. Katulad sa queuing, may chance din tayo mag-input ng size ng ating stock. So, let's put, let's say 4 again, for the sake of this tutorial. Here, we can push data, meaning, pwede tayong mag-add para siyang in-queuing sa queue. Itong pop data, para siyang the queue sa queue. At itong show data, show elements. Here, let's add data, enter data, 32. Yes. Let's add again, 22. Dito, makikita nyo na pumapatong ang data na nilagay nyo sa una nyong nilagay na data. Meaning, yung unang data na nilagay natin is 32. And now, nag-input ulit tayo ng isa pang data, which is 22. Kaya, nasa taas na siya ng stocks. Let's see if papatong siya sa 22 ang i-input nating data. 99. Yes, success ang ating code, guys. For the last time. Ayan. 4 lang ang nilagay nating maximum capacity ng stocks. So it means puno na ang ating stocks. If we push data again, overflow, meaning stock is full. So, let's try pop data. Makikita dito ang na-remove mong element, which is 55. The last data that you inputted, siya yung first na ma-out. Ganun din diba ang rule na binasa ko kanina. So, ibig sabihin, na-meet natin ang inaasahan nating output. Let's try again. Let's show data first. The top of the stack is 99. Meaning, siya yung last na in-input mo. And if we pop data, siya din dapat yung unang mawawala. Let's go to pop data. Ayan. Ang stocks mo na lang is 22 and 32. Ang na-remove na element ay yung top ng data mo kanina, which is 99. So, na-meet natin ang ating inaasahang output. If we remove element while the stocks have no element, the program will say underflow, meaning the stock is empty. If we show data, underflow, stock is empty. So let's click exit. Goodbye. Thanks for using stocks. So welcome to our code behind the program that I showed you earlier. Here, nagawa ako ng if-else upang kapag pinindot mo yung 4, mapupunta ka sa main menu ng stocks. Nag-system outprint ako dito ng enter the size of the stock. Meaning, magkakaroon tayo ng scanner dito. Gumawa muna ako ng class na pinangalanan ko na JS
And kapag pumunta tayo dito sa istacks.java, dito ko nilagay lahat ng variables. May kita mo dito na andito ang scanner, which is may scan niya yung nilagay mo dito data. At ang nilagay ko dito ng data, kunwari yung kanina nilagay kong capacity ng stack or size of the stack is 4. May scan ito ng scanner and ini-store ko siya sa variable na n. Tapos yung n, inilagay ko siya sa ini-store ko siya sa variable na stack upang maging array siya. Here, this parenthesis represents the array. In size, para malaman natin yung size, dito may store. In top is equals to negative 1, meaning ito yung slot ng stocks. Magsisimula siya sa negative 1. Int data, ito yung data na ilalabas ng program. Option, meaning dito mo ilalagay yung option mo, which is if magpa-pop data ka ba, or magpo-push data or element, or mag-exit ka na. May option ka. Dito siya may store. And in checker, malalaman nyo na lang mamaya yan dahil nasa labas na yan ang process ng stacks or main menu. Dito rin sa class, makikita nyo ang mga functions na ginawa ko. Natatawagin ko na lang mamaya sa main file upang maging mas malinis at mas maikli tignan ang code here. Itong stacks ay parang queue lang din. Here, gumawa ako ng dual loop para kung tapos ka na sa pag-push mo ng data or pag-pop mo ng data or anything, may chance ka pa na gamitin ulit yung program. Here, gumawa ako ng switch case upang gumana ang main menu or user interface ng program. Meaning, sa case 1, nagre-represent siya ng push data. Sa case 2, pop data. Case 3, show data. Case 0 is exit and default niya is maging invalid key. Here sa case 1, nire-represent niya yung push data, meaning may chance ng user na mag-input ng data. So, gumawa ako ng if-else statement, not JS is full. Ang first thing na aalamin natin is kung puno na ba ang stock mo. Dahil kung puno na, ang ilalabas ng program ay itong system outprint mo na overflow or stock is full. If not, may chance ang user na mag-input or mag-enter ng data. JS is full ay itong function, tinawag ko itong function na ito. Return size is equals to n. Kung ang size ba ay nag-equals na sa n, meaning puno na ang data. Dahil ang size ay yung laman ng stack mo at itong n ay yung capacity or maximum capacity na pwedeng lagyan ng stack mo. So kapag hindi pa siya puno, pwede ka mag-enter ng data. Lalabas itong system outprint na enter data and itong JS push, tinawag ko ang JS.push, meaning itong function na to ay mag-i-scan siya here. Ang input ni user ay may scan ng function na ito at may store sa variable na nilagay ko na data. And if na-store na siya sa data, ang top ay mag-i-increment, meaning sa 0 siya mapupunta. Diba kanina, ang integer na nilagay ko sa top is negative 1. So kapag nag-increment siya, magiging 0 na siya, meaning pwede ka nang mag-store ng data sa 0 na slot. Ang size din is mag-i-increment. So, ang data na nilagay mo ay mapupunta sa top ng iyong stack. Ganun lang kasimple. At kapag nagawa na ng function na ito, ang kanyang trabaho, pwede mo nang i-show ang element. Tinawag ko ang function na js.show at dito, gumawa ako ng for loop. At mapapansin nyo, dito sa i, ay gumawa ako ng negative-negative upang ang arrangement ng output ng program namin is maayos. Ang una mong nilagay na data, kapag nag-push ka ng data ay mapupunta sa ilalim at kapag nag-push ka ulit ng data
ay mapupunta sa taas ng una mong nilagay na data hanggang sa magpatong-patong siya. Dahil ganun, ang tamang visualization ng stuff, kapag nag-pop ka ng data, pwede mo siyang alisin dahil siya ang nasa top ng data. Yan ang tamang pag-visualize ng stuff. So here, in case 2, gumawa din ako ng if-else statement, which is, if not JS is empty, JS is empty is function na nasa class ko na ginawa. And kapag ang size is equals to 0, meaning empty yung stack mo. Wala siyang lam. Wala pang elements na nailalagay or nabura mo na ang lahat ng elements na nilagay mo or data. If wala siya, itong system outprint ang lalabas sa yung program. Underflow means empty. So if not empty, itong lalabas. Sa program. Nag-system outprint ako dito ng remove element plus that js.pick. Itong js.pick is function na nagbivisualize kung ano ang nasa top ng yung stack. Kunwari, ang stack mo ay ganyan na. Or ang ganyan na. Itong nasa top ay madedetect ng function na to at pwede mo siyang ipop. So itong js.pick ay nilagyan ko ng plus upang ang kung ano ang nasa top ma-identify ng case na to. At kapag nag-pop tayo here, which is papakita ko sa inyo ang function. Itong function na to ay magde-decrement tayo ng top and then size. Tapos, magre-return tayo, ire-return natin yung data. Meaning, buburahin ito yung top, which is para siyang peak. Same lang sila ng ibig sabihin. Tapos, yung size is mag-decrement din. Meaning, kung saan nakalagay na slot, yung data na binura mo ay mawawala rin siya. Tapos, pwede ka nang mag-return ng data. Here. Tsaka ako siya tatawagin yung function na show. Na-explain ko na ito sa inyo kanina. So, wag mo kakalimutan na every time na may case statement ka, wag mo kalimutan na mag-break dahil magiging tuloy-tuloy ang flow sa program mo. So, sa case 3, ito ang nagre-represent siya sa show data. Meaning, kapag kinlik mo itong option na to, ipapakita niya lang sa iyo yung data at i-inform ka niya kung ano yung peak sa stack mo. Here, if not JS is empty, meaning, itong statement mo ang papakinggan ng program mo and mag-system outprint siya ng underflow or stack is empty. So if meron namang laman, ipapakita niya kung anong laman ang stack mo. System outprint. Nag-system outprint ako dito upang hindi siya dikidun sa option. Para lang siyang break. And nag-system outprint ako dito ng top of the stack na string plus js.pick upang ma-identify niya kung ano yung peak or yung top or nasa tuktok ng iyong stack or yung pinakahuli mong in-input na data. Then mag-js.show ang function na ito. Papakita niya or isi-system outprint niya yung current stacks mo. Huwag mong kakalimutan mag-break every time na mag-case statement ka. Case 0. Nire-represent niya itong option na exit. Meaning, if you type 0, itong case na ito ang papakinggan ng program and mag-system outprint siya ng goodbye. Huwag mong kakalimutan na mag-default every time na may switch case statement ka.
Meaning, kung wala sa case mo ang input ni user, pwede kang mag-system outprint ng invalid choice. Ito na yung sinasabi ko na ginawan ko ng variable. js.transaction and itong function na ginawa ko, js.birthTransact. May iscan niya yung tinag ni user na character, which is y or n. If y ang type ni user, meaning pwede pa siyang magpatuloy-tuloy at ipapakita ng program ang main menu. And if n, mache-check ng program na mag-i-equals to 1, and if hindi siya nag-equals sa 1, magsi-system outprint ang program ng thanks for using stacks, meaning tapos na ang iyong paggamit ng program. Ayun lang. Halos magkapareho lang ang stacks at queue. Kailangan mo lang alamin kung ano ang kanilang pinaka-concept. Ang queue kasi is first in, first out, samantalang ang stacks ay first in, last out.